uri, pang-uring panlarawan. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay mga salitang naglalarawan sa katangian ng tao, bagay, hayop, lugar, pagkain at pangyayari. Maaari itong maglarawan ng kulay, hugis, amoy, lasa, laki, hitsura at katangian ng pangalan. Narito ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa kulay. Pula, asul, itim. Narito naman ang mga halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa hugis. Parihaba, bilog, tatsulok. Narito naman ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa amoy. Mabango, mabaho. Narito naman ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa lasa. Maalat, matamis. Narito naman ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa laki. Malaki, maliit. Narito naman ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa hitsura. Maganda, malusog. Iba pang halimbawa ng pang-uri. Malamig, payat, mahaba, matulis, maasim, guwapo, mabagal, kulot, itim, makislap. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri na nasa pangungusap. Basahin natin ang pangungusap. Malamig ang yelo. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay malamig dahil ito ang naglalarawan sa yelo. Malamig ang yelo. Iba pang halimbawa. Basahin natin. Ang pusa ay payat. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay payat dahil naglalarawan ito sa pusa. Ang pusa ay payat. Basahin natin ang pangungusap. Ang lubid ay mahaba. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay mahaba dahil naglalarawan ito sa lubid. Ang lubid ay mahaba. Basahin natin ang pangungusap. Matulis ang espada. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay matulis dahil naglalarawan ito sa espada. Matulis ang espada. Basahin natin ang pangungusap. Ang bata ay guwapo. Ang pang-uri sa pangungusap ay guwapo dahil naglalarawan ito sa bata. Ang bata ay guwapo.
basahin natin ang pangungusap. Mabagal ang pagong. Ang pang-uri sa pangungusap ay mabagal dahil naglalarawan ito sa pagong. Mabagal ang pagong. Basahin natin ang pangungusap. Kulot ang kanyang buhok. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay kulot dahil naglalarawan ito sa buhok. Kulot ang kanyang buhok. Basahin natin ang pangungusap. Itim ang kanyang damit. Ang pang-uri sa pangungusap ay itim dahil naglalarawan ito sa damit. Itim ang kanyang damit. Basahin natin ang pangungusap. Makislap ang bituin. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay makislap dahil naglalarawan ito sa bituin. Makislap ang bituin. Bilugan ang pang-uring panlarawan sa pangungusap. Isa, ang mga isda ay sariwa. Dalawa, puting-puti ang mga bulaklak sa hardin. Tatlo, ang balda ni Mina ay maikli. Apat, makinis ang balat ng sanggol. Lima, si Kim ay mabait na bata. Anim, ang mga basura ay mabaho. Pito, matamis ang tsokolate. Walo, mainit ang panahon ngayon. Siyam, kulot ang buhok ng bata. Sampo, malamig ang simoy ng hangin. Labing isa, si nanay ay mapagmahal. Labing dalawa, ang aso ay matapang. Bibigyan kita ng 5 minuto para sumagot. Narito ang mga sagot. Bilang isa, ang mga isda ay sariwa. Ang pang-uri ay sariwa dahil naglalarawan ito sa isda. Dalawa, puting-puti ang mga bulaklak sa hardin. Ang pang-uri sa pangungusap ay puting-puti dahil naglalarawan ito sa bulaklak. Tatlo, ang palda ni Mina ay maikli. Ang tamang sagot ay maikli. Ito ang salitang pang-uri dahil naglalarawan ito sa palda. Apat, makinis ang balat ng sanggol. Ang pang-uri ay makinis dahil naglalarawan ito sa balat. Lima, si Kim ay mabait na bata. Ang pang-uri ay mabait dahil naglalarawan ito sa bata na si Kim. Anim, ang mga basura ay mabaho. Ang pang-uri ay mabaho dahil naglalarawan ito sa mga basura. Pito, matamis ang tsokolate. Ang pang-uri sa pangungusap ay matamis dahil naglalarawan ito sa tsokolate. Walo, mainit ang panahon ngayon. Ang pang-uri ay mainit dahil naglalarawan ito sa panahon. Siyam, kulot ang buhok ng bata. Ang pang-uri ay kulot
dahil naglalarawan ito sa buho. 10. Malamig ang simoy ng hangin. Ang panguri ay malamig dahil naglalarawan ito sa hangin. 11. Si nanay ay mapagmahal. Ang panguri ay mapagmahal dahil naglalarawan ito kay nanay. 12. Ang aso ay matapang. Ang panguri ay matapang dahil naglalarawan ito sa hangin.